Magandang hapon, Marco. Yes, good afternoon po. Magtotroba ka kung konti, ah. Yeah, of course. You were born in Vienna pala? Yes. Talaga? So, ano, parehong Pinoy ang parents mo. Kaya yes, parehong. They're both Filipinos and yeah, they worked in Vienna. My father worked as a martial arts instructor. Tapos ang mami ko is a nursing, a nurse. Martial arts? So ikaw, yes. Magaling ka din? Well, magaling. Well, I did it professionally. I've been coaching as kids and also fighters. And ako din, lumabon din po ako sa ring dati. Ay, bongga naman. Kailan kayo na-away ng Pilipinas? Pumunta po ako dito ng Pilipinas noong 2016. Ulan. To pursue my dream as a performing artist. Singer. Tapos na-inlove ako sa sayaw. Tapos lalo na ako na-inlove sa acting. So, while growing up in Vienna, acting yung ano talaga, gusto mo yung maging performer sa Pilipinas? Yes. Yes. Performer nung una. Pati ka pero siyempre, hindi nawala yung ano ko, yung gusto ko talaga maging action star nung bata ako. Kasi siyempre, doing martial arts and watching Jackie Chan, Bruce Lee, and all other action movies, gusto ko talaga maging action star dati. Pwede pa rin naman. Diba? Pwede naman. No? Teka, wait. Ilang taong ka nung umuwi ka dito na solo? Umuwi po ako dito, 2016, so I was 17 years old. Kinayagang ka? Well, actually, kasama ko noon ang tatay ko. Ah, okay. So, dalawa po kami pumunta dito sa Pilipinas. Only with that goal, para makapag-audition ka, ganyan. Yes, and very supportive naman ng mga family members ko, like my tito, mga families ko sa Austria, tapos mga families ko sa Italy. Ano man, very supportive naman sila. Kung ano mga decisions ko sa buhay, supportive naman. Bongga. Kumusta life niya doon? Anong mga memories mo sa Vienna? Ang ganda-ganda, parang ang ganda-ganda doon? Maganda. Siyempre maganda doon kasi first world country, di ba? Tapos, ano siya, may four seasons. May winter, may summer, may autumn, tapos may ano pa, may spring. So, ano din, very fun din naman doon. Pero syempre, ibang Pilipinas. Anong tawag sa salita ng Vienna? Anong nyo doon? We speak Deutsch. We speak German. Ah, okay. So, fluent ka. First language ko po ang German, yes. Ang galing. So umuwi ka dito to pursue. Sino ang unang nag-audition ka sa maraming yes. Or nag-audition talaga ako. Yes po. Nag-audition po ako sa lahat ko ano whatever you mentioned talaga nag-audition po ako sa lahat. Cinemalaya, ABS, GMA, whatever you mentioned talaga nag-audition ako sa lahat. And until na one time na parang na-discover ako ng manager ko ngayon, si Miss Len Carillo, sa isang beauty pageant na Circle of 10. Kasama ko din dun si, yan, kabatch ko si Shandy Guzman, si Carla Aquino, si Queen Carillo, si Angelica, si Chloe Barreto, kasama ko rin dun. Ah, okay. So lahat kayong mga nangangarap pag-artista, nagkikita-kita rin kayo ngayon, ano? Sa pageant kami nagsimula, tapos hanggat na kinuha kami as boy group and girl group. Mm-hmm. Benadonna's and Click 5, and then, yan, diretso na. So, you sing and dance naman, eh, no? Yes, yes. So, saan galing yung hilig mo na yan sa pag-perform? Meron bang performer sa family, or ikaw lang ang mahilig? Father side ko po. Lalo yung tatay ko, he's a singer. Ah, okay. Dati sa ABS din, sa Stop, Look, and Listen sila lagi. So, pare, tatlo sila ng tito ko. The R-Trio yung ano nila, ang boy band nila noon. And my mother, siya naman ang dancer dati. Ah, talaga? Yes, yeah, so, yun, andun yung hili ko sa dance, tsaka sa sing. Actually, ang pretty ng mom mo eh, no? Thank you po. Kamukha ako, no? Di joke lang. Yung kapatid mo, ang pretty din. Walang hilig.
ayaw ba? Kapatid ko. Naku, mas ano, mas talented 'yan sa akin. Kaya ayaw lang ba? Ano eh, may ano, may kasamang hiya, may medyo nahiya pa sana sa public, pero I've been trying to get her into showbiz. Buti ano, did you finish school? Yes, I finished school. Sa Vienna pa lang. Anong course mo? Ang course ko is music, sound engineer. Hindi eh, kung bumalik ka dito, 17 eh. So, bumalik ka ulit in Vienna? Hindi, kasi, hindi po, ano kasi, sa ang sistema kasi sa amin sa Vienna is 9 years ang requirement. So, after 9 years, pwede ka magtrabaho o mag-aral ulit. So, ang ginawa ko, nag 2 years pa ako. After noon, nag-work na po ako. Okay, so music, so talagang ano ka, no? Do you music, yes. Compose? Yeah, I've been composing but hindi pa ako confident mag-send sa mga ano, mga recording studios, so pag may confident na. First project mo talaga na movie, yung Momol Nights? Ah, hindi po. Hindi ko alam kung ba't ako kasama sa Momol Nights. I mean, sa ano yung Momol? Hindi ako kasama doon. Kaya nagulat ako pag sinerge ko yung pangalan ko sa mga biography. Hindi ako kasama doon. Anong first hindi movie talagang lumalabas mo? Ang first movie ko talaga is Silab. Ah, Silab. Nakasama ko dyan si Chloe Barreto and Jason Abalos, directed by Joel Amangan. Yun talaga po ang first major role, major movie ko. Nung inalok sa'yo yun, paano mo ni-ready sarili mo na papasexy ka? Papasexy? Sexy ka naman. Pero, I mean, how do you... Siyempre, iba yung magpapasexy ka in public or for a camera. Yes. Well, going back sa unang movie ko, ano talaga, naral ko talaga yung script since na first movie ko talaga. And every day talaga nag-workout ako, mega diet. And ready ako niready ko sarili ko para sa movie na yan. Kasi unang launch yung movie ko yun eh, yung Silab. Sinabi mo sa mama mo, ano sabi ng parents mo? Hindi, ang sabi ko lang sa yan, sa family ko is may movie ako na indie. Hindi mo sinabi lang, sexy. Medyo sabi ko, medyo sexy lang siya. Sabi ko, ano ba? Sabi ko, gano siya kadiri? Sabi ko, siguro kita naman yung puwet ko. Pero ano lang, saglit lang. Kaya nagulat sila nung anong outcome ng Silab. Sabi ko, oops, sorry. Hindi ko din alam eh. Gulatan na lang. Nagulat lang sila eh. Wala na. Nandun na, nasa screen na eh. Pero tanggap naman nila. So ngayon okay na sila na nagpapasexy ka? Ewan ko lang sa mami ko. Pero piling ko naman okay naman sa kanya. Oh, baby boy ka niya. Mismo. Sabi mo, mama's boy ka, di ba? Yes, mama's boy ako. Oh, eh, so paano? Nakaano na siya? Natanggap na niya. Yes, nakamove naman kahit paano. Sa ang ginawa niya, ang sabi niya sa akin, ang ginagawa niya, pag pinunod nila yung movie, sila ng kapatid ko, pagdating na sa mga medyo daring na, medyo skip na sila dun o kaya nakatagit na yung mata. Oh, pero ano sabi nila sa acting mo? Sabi nila sa acting ko? Sabi nila, nag-improve naman ako, nag-improve naman ako sa mga skills, sa acting skills. So, syempre, na-appreciate ko naman yung mga, ano nila, mga comments nila. Lalo yung kapatid ko, tsaka yung mami ko, sila yung pinaka-basher ko. Sasabihin talaga nila yung totoo. Like, ano, parang, dati kasi mga nagtatalent din ako sa mga movies and series. Ang sabi ng mami ko, parang, ang bangit naman ang acting mo dun. Ayusin mo naman. O kaya yung kapatid ko, parang, ba't ganun yung tsura mo? Ang taba-taba mo. O kaya payat-payat mo. Ayusin mo naman. Ganyan. So sila talaga mga pinaka-bashers ko. Buti magaling ka mag-Tagalog, no? Although may konting accent ang Tagalog mo, no? Working on it. Na mamawalan ng accent. Pero ayan. Yan, siguro na nasanay din po ako dito sa Pilipinas. So parang nakakarami-rami ka rin ng ano, no? Pero ang favorite role mo so far sa mga nagawa mo? Wala akong favorite eh. Kasi lahat ng movies ko na nagawa ko is talagang
lahat naging favorite ko. Although, ako hindi ko naman napanood lahat, pero favorite ko so far yung ano, yung sa house tour. Ooh! I love ko rin ang house tour. Ang ganda ng ano, ng twist, di ba? So anyway, so you're doing ano now? Do you think I'm sexy? Yes. Yes. Okay, sino mas sexy dun sa dalawang Chloe? Feeling ko, kunwari hindi nila mapapanood to. Ah, kunyari, sige. Para sa akin, mas sexy, konti lang, mas sexy si Chloe kaysa kay Chloe. Sino po si Chloe? Kayo na bahala dun. Oo, ano nga ba apelido na itong isa? Chloe, shucks, nagblablanko ako. Si Chloe Jenna at si Chloe Barreto. Ay, Chloe Jenna, yun. Yes. So, sino nga? Si Chloe nga. Makawain pa ako ni Chloe. Yung dalawang Chloe na yan. Hindi, ano lang. Same. Sexy sila sa in other way. So, diba? Ano ang sexy kay Chloe Barreto? Si Chloe Barreto, siya yung tipong ano eh. Akala mo parang inosente lang. Parang tahimik lang. Cute-cute. Tapos yun pala, di ba? Pagdating na sa mga, alam mo na, palabang pala siya. So, ganun. Yan. Si Chloe Jenna naman, parang sa first look pa lang, parang ma-challenge ka na sa kanya, parang ang tingin niya sa'yo parang hard to get ang ang tingin niya sa'yo. So, ayun, challenging din. Tingin mo sa kanya. Yes. Tingin mo sa kanya. Ngayon, so, okay, ang role mo dito, professor na nagte-take ng advantage. Alam mo nangyayari ngayon yan sa real life, sa mga news. Diba? So, yes, Do you think, ano, pina-background check ng maigi dapat mga, ano, nag-a-apply na teachers? wala pa akong experience sa mga ganyan eh. Pero, ayun, ang story kasi, si Direk Dennis Marasigan ang writer tsaka director. So, in safe hands naman kami dun. Kung magiging safe naman ang story namin. And we really want to tell a story. Okay. Nung ano ba, just meron din mga instances na ano, may mga professor talagang nakakatuluyan yung estudyante nila. Yeah. In real life. Yes. Marami. Especially sa pag-college na. Ano tingin mo sa ganon? Ano ang stand mo sa ganon? Wala. I mean, di ko rin sila ma-judge eh. Kasi pag talagang na parang na-fall ka sa isang tao, kahit alam mo na mali, di ba? Gagawin mo pa rin. So, love makes you blind and also makes you stupid minsan. Oh, actually, di naman siya mali in the strictest sense kasi yes. Nagkaibigan, kaya lang. Yes. Yung circumstances na kung nasaan yes. sila. Diba? The professionalism, di ba? Teacher and student. So, it's a no-go. Although, wala namang mali dun, if ever. Mm-hmm. Honestly, ikaw ba, nakakausap ka na ba? O tawag dito, hire or get the services of a cam girl? Wala naman. Hindi, wala. Kahit hindi ka pa artista. Ano po? Kahit hindi ka pa artista. Hindi mo na try. Well, as a boy, syempre pinapanood ko yung mga ganyan na topic na alam mo kunyari webcam girl, o kunyari fake taxi, fake couch, 'di ba? Mga casting couch. Pero no, hindi ako naging member. Ano lang tamang-tamang note lang. Oh, pero so at least na-try mo na pala kahit pa hindi ka lang nag-member. Hindi lang nag-member para alam mo na. Para lang may idea. Pero ikaw, personally, anong opinion mo sa mga gumagawa ng gano'n? Nagka-camera? Na webcam girl? Hmm. Wala naman masama nun eh. Choice nila yun. Kung masaya sila dun, hindi okay lang. So by nature, liberated kang tao? Naman, oo naman. Kasi may mga lalaki conservative. Mm-hmm. Pero syempre, if ever, na... you don't like your job, you don't
don't like what you're doing, syempre, you have to do something about it. Kung hindi ka naging artist, na kaya mo maging, meron bang camboy? Hindi ko alam, meron siguro. Or ang tawag doon, OnlyFans ba yun? Ah, OnlyFans? Parang ganyan. Mm-mm. Hindi, di ako ganyan na tao eh. Mm. Mas gusto ko sa ano, in person. Okay, in person pala. Okay, meron ka na bang natanungan ng, do you think I'm sexy? Pero ano ini-expect mong ano, sagot nila? Wow. Well, kahit naman di ko tinatanong yun. May mga tao na nag-comment sa akin na ganun eh. I mean, na-appreciate ko naman pag sabi nila na sexy ako. Kung may mga tao din nagsabi na, well, yeah, may mga bashes din. So, thank you pa rin kasi i-recognize mo ko. Diba? Sa lalaki kasi medyo flattering yung ganun. Medyo double standard ay dito sa Pinas eh, diba? Pag lalaki, flattering. Parang hindi, yes. Parang hindi kayo na-objectify. Parang kaswa lang. Open or something. Oo, kaswa lang. Pero pag girls kasi medyo... Medyo sensitive. Medyo sensitive ang topic na yun. Pero ikaw, you never felt objectified naman. Kahit may mga nagnanasa sa yung mga Beckys, girls. Well, sinasabi naman nila yung opinion nila. And, well, may mga times din na na-offend ako, pero inahayaan ko lang kasi ano lang, salita lang naman. Bakit ka na-offend? Hindi, I mean, may mga nagsabi sa akin na parang blah, 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 gaganunin kita pag nakita kita. Ano, may mga ganyan. Okay na. May mga times. Pero, I mean, it's their opinion. They just wanted to share. Ano naman, ano, masyado affected sa mga portrayal mo? Sa movies. Ano po? Baka masyadong affected sa portrayal mo sa movies. Siguro. Diba? So ikaw, how well do you take care of yourself para ma-maintain yung ganyang sexy, ano? Course? Ma-maintain. Mm-hmm. Well, ito kasi yung totoo. After ng silab, binabayaan ko sarili ko. Hello? Na parang, wala na, sabi ko, okay naman, payat naman ako, kain ako ng kain. Hanggat na may point na nag-topless ako sa sarili ko sa salamin. Sabi ko, ang taba ko pala. So ang ginawa ko noon is bukod sa naging depressed din ako, may mga times na depressed ako kasi ayun, tumaba ako na masyado. Pero ngayon, I've been maintaining na since siguro this year, February, January pa lang nagda-diet na ako, tapos nag-workout na rin ako. Hindi na ako parang nagwe-weights. Ang ginawa ko is CrossFit. Body weight. So, pag tinanong kita ngayon, do you think you're sexy? Anong sasabihin mo sa akin? I am sexy. Yes, I do think I'm sexy. What is sexy about Marco Gomez? Wow. Well, ayoko mag-self-claim eh. Day joke lang. Eh, siguro, ang mga kasi, mga sinasabi nila na ang sexy sa akin is siguro yung eyes ko. Bukod sa ano ha? Hindi, joke lang. Siguro yung eyes. O kaya lips. I don't know. Mm-hmm. Okay. Anyway. Mag-promote ka na. Hi guys. This is Marco Gomez. And please watch hashtag Do You Think I'm Sexy. It is directed by Dennis Marasigan. And kasama ko dun si Chloe Jenna and Chloe Barreto. Now streaming exclusively on Viva Max. Ayan. Thank you. Next time, iyaano kita ha? Random naughty questions. Of course. Tahandaan ko muna yung mga anything questions. Anything for you. Medyo anything ano yung for you. Naughty talaga ha? So, sige lang. Prepare ko muna. Tapos kita tayo bukas. Kita kits. Thank you. Nice. Thank you po. Maraming salamat po.